Magandang araw! Naririto po ang ating Weekly Home Learning Plan or WHLP Quarter 1, Week 6. Para sa ating most essential learning competencies, recognize symmetry, own body, or basic shapes. Identify one's basic body part. Para naman po sa content reference, meron tayong dalawang topic. Ang una, magkakaugnay ang lahat ng bagay at ang katawan ay yaman. At ang ating reference ay ang self-learning modules. Para naman po sa mga learning resources, meron tayong self-learning modules, DepEd TV channel, at ang mga link na makikita sa ating kindergarten YouTube channel. Para sa learning task ngayong Monday, naririto po ang ating sasagutan. 6.1. Magkakaugnay lahat ng bagay. Unang pagsubok, pahina 3. Ipakita ang simetriya sa bawat larawan sa pamamagitan ng pagbakat ng putol na linya. Baliktanaw sa pahina 3, tukuyin kung anong damdamin ang ipinapahiwatig ng nasa kaliwang larawan. Kulayan ang kahon ng tamang sagot. Gawain 1 sa pahina 5, pagtambalin ang kalahating bahagi ng bawat larawan ng katawan. Gawain 2 sa pahina 6, sa patnubay ng magulang, bilugan ang larawang nagpapakita ng may linya ng simetriya. Gawain 3 sa pahina 7, ngayon naman, isulat kapat lang ang letrang T kapag ito ay nagpapakita ng simetriya at M kung hindi. Para sa pag-alam sa mga natutunan sa pahina 8, ngayon nalaman mo na ang aralin natin, iguhit ang nawawalang bahagi ng larawan. At sa pangwakas na pagsusulit sa pahina 9, pagmasdan ng mga hugis o larawan. Gumuhit ng masayang mukha kung ito ay may simetriya at malungkot na mukha kung wala. At sa pagninilay sa pahina 9, ngayong nalaman mo na may simetriya or symmetry ang mga bahagi ng iyong katawan at mga hugis sa iyong paligid, gumuhit sa kahon ng dalawang bagay na nakikita mo sa loob ng inyong tahanan. Kulayan ito pagkatapos. Para naman sa learning task ngayong Tuesday, ang sasagutan natin ay ang 6.2. Katawan ay yaman. Sa unang pagsubok, pahina 3, alam mo ba ang mga bahagi ng iyong katawan? Kaya mo bang ituro ang mga ito? Gumuhit ng linya na magtuturo sa bahagi ng katawan na tinutukoy mo. Baliktanaw sa pahina 4, tingnan ang larawan ng batang babae. Ano ang mga hugis na bumubuo sa kanyang katawan? Iguhit ito sa loob ng kahon. Gawain 1, pahina 6, kulayan ang bahagi ng katawan na ating napag-aralan. Gawain 2, pahina 6, bakatin ang mga salita at bilugan ang larawan ng bahagi ng katawan na babasahin sa iyo ng iyong nanay o tatay. Gawain 3, pahina 7, iguhit ang nawawalang bahagi ng mukha upang mabuo ang larawan. At sa pag-alam sa mga natutuhan sa pahina 8, sa patnubay ng magulang, pakinggan ng tula at tandaan ng mga bahagi ng katawan na babanggitin dito. Pangwakas sa pagsusulit sa pahina 9, bilugan ang kahalagahan ng bawat bahagi ng katawan. Makinig sa sasabihin at babasahin ng mga salita ni nanay. Para sa pagninilay sa pahina 10, iguhit ang masayang muka kung ang larawan ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa katawan. At malungkot na muka naman kung hindi. Ang learning task naman ngayong Wednesday ay ang homeroom guidance, counseling via Google Meet at meron ding pamustahan. Para naman sa araw ng Thursday,
panoorin natin ang kwentong pinamagatang Sana Ako Din. Makikita ang link na ito sa ating YouTube channel. At habang pinapanood ang kwentong ito, mayroong mga katanungan na pwede nating itanong sa mga bata habang sila ay nanonood o pagkatapos nilang mapanood ang kwento. Para naman sa learning task ngayong Friday, meron tayong art activity na pinamagatang body shape. Mga kagamitan, colored paper, gunting, glue at marker. Pamamaraan, gumuhit ng iba't ibang hugis sa colored paper, gupitin ang mga hugis gamit ang gunting, bumuo ng isang larawan gamit ang mga hugis na ito. Para naman sa indoor activity, pinamagatan itong ilong-ilong. Kagamitan, video lesson na makikita sa ating YouTube channel. Pamamaraan, ang guro ay ituturo ang kanyang ilong. Habang umaawit, ay magtuturo siya ng iba't ibang parte ng katawan at ito ay sasabayan. Tandaan, ang WHLP ay gabay para sa isang linggong activity ng mga bata. Maraming salamat!